Bago ko ipagpatuloy ang video, shout out muna sa mga tropa ng Presidential Security Group. Meron sa kanila na mga estudyante ng VIP Protection Course. Kasama ko sila sa naglalaro dyan. Kaway, kaway! Meron din natin pagbati para sa tropa ng Civil Military Operations Regiment na kasama ko sa mga activities, lalo na kapag mayroong mga coverage sa mga events dito sa Headquarters Philippine Army. Sumali ako sa isang patimpalak ng pagtudla. Ang aking event ay ang pistol caliber carbine. At ito ay ginanap sa Presidential Security Group. Kasama ko dyan si Brigadier General Randolph Cabangbang, ang organizer. At marami ako nakita mga kaibigan doon. Si Edsel Gino, panoorin natin. Ang isa doon ay si Edsel Gino. Isang World Shoot competitor. Tingnan mo gano'ng kabalis yan. Yan. So nanonood ako kasi yung diskarte niya, tipong gagayahin ko. Although pistol siya, parehas lang ang course ng paradaanan ng pistol at saka ng PCC. Kasama ko rin doon ang isa pa sa aking kaibigan na matagal nang pumuputok sa PCC. Si JJ Icasas. Ayan. Gagayahin ko, JJ. Astig to. Doon dyan kami po epesto. Inaaral namin na ano ang diskarte at ako nanonood para makita ano ang ganyang ginawa. Okay, mo, bilis ha. Tawag dyan, Speedy Thunders Team. Iyon ang kagandahan ng mayroong side mount ng Red Dot Optics. Ang sa akin ay aimpoint pero wala akong naka-side mount. Are you ready? Huh! Ready! Come on! Lukot! O tinan mo! Muti ako matumba. Alam niyo kasi medyo may injury ako. Ah, sa likod at medyo mahirap sa akin ang balance, no? Papatawa ko dyan. O, ayun. Hindi naman magkalayo ang aming time. So, dito sa next stage, meron na namang tipong magdadak from a low position. Doon ako nahihirapan dahil yun nga, dahil sa injury ko. Naka-arcock siya lang ako dyan. Yan. Tapos nag-practice ako 2 days. Dalawang session lang. Medyo busy. Nakakasira talaga sa shooting yung trabaho kung minsan. Yan. Ang mga dynamics. Bago ang actual shoot, ay mayroong tinatawag na walkthrough. Binibigyan kami ng time. Hindi mo gano'ng kabilis to si Edsel? Ratratero ito eh. Ha? JJ? O, tingnan naman kapag si Ranger C naman ang titira dyan. Lukot. O, boss. Merong pasipsip nagpalakpak sa likod.
Sakit sa... Sir, papatulong ko kay ano? Kay Edsel. Iba talaga pag may wisdom coming from a well-experienced sa shooter. Siya, siya dyan, ang tawag dyan, paano basahin yung course? So, dahil siya sa siya, naturo tayo. Anong discussion natin dito? Number four. Four. So, main goal natin is makapag bigyan lang tayo ng gandang court. Malaki yung court na eh. Oo. Mataas ang hibang court. So, kailangan natin more points. And then, kailangan mahalaga yung first na paglagay ng barel. Okay. Kasi yung pwesto ng barel doon sa table. Yes. Okay. Importante yun. So, kailangan maayos yung tagay para smooth yung, smooth ano? yung first natin. Para yung cadence tuloy. Yung cadence, importante. Simula sa placement, paano mag-load. Okay. Tapos? So, alam natin yung mga control target, attack target. Oo. Execution na tayo. Tapos yung technique sa efficient na pag-run yan. Pag paano yung efficient, stepping, saan ka mag-stop, parallel movement tayo. Less movement, so talagang walkthrough. Walkthrough tayo. Yung mga landing position. Oh, landing position. Explain yung position natin. Dito sa course, 1, 2, 3, 4, 5. Oo. So, yun lang. Para mas less ang position, mas kung so, explain itong dalawa. Mag-land ka lang ng isa, ikawa yung programa dyan. Ikaw, ginalawa ko, di ba? Pwede kami mag-stop na doon sa dito. Pwede. Pababang. Okay. Either stop kayo, or stop kayo. Okay. Mas mag-stop na ito pa eh. Ngayon, lapitan ko muna. Maliit yung target. Nee, malaki yan. Malapit eh. Malapit. Hindi na. Hindi, mag-iba rin yan. Ang rifle, mahirap sa mga malalapit. Ang pistol, kahit lumakas sa malapit, advantage. So yun, kaibahan kami sa rifle. Mas advantage kami kung malayo yung target. Pero pag malapit, medyo challenge sa akin yan. Mas madaling i-move yung i-traverse yung ano yung pistol. Yun yung samahan mo kami. So ayan, sinamahan kami ni Edsel para sa aming walkthrough. Initially, nagpa-briefing kami sa range officer and then nag-walkthrough na kami. Ang walkthrough, ang ibig sabihin, i-simulate mo. Tingnan mo kung saan ka pupwesto, saan ka mag-land, saan ka mag-start, at ano mga diskarte para maging mabilis. Ayan, si JJ. Pinauna ko siya. Ayan yung sinasabi ko, ihinto ba siya o atras? Shooting on the move. Medyo mahirap na course to. Ayan. So, na-execute na mabuti. It's my turn. Ayan. Pinag-usapan namin yung paano ipwesto ang barrel. Ito yon. Paano ipwesto ang barrel at mismong ang magazine para mabilis. At sinasimulate ko muna. Yan ang diskarte. Mind game tawag yan. So, dapat nakafocus ka para hindi papalpak ang utak. It's my turn. Pag sabi, are you ready? Huwag ko muna magsabi ka agad ready. Ilaruin mo muna sa isip mo. Not ready, sabi ko. Ready. Takbo! Please load. Medyo, tinan mo, nag-trigger freeze. Ang tawag doon, trigger freeze.
Chase man. Hirap ako sa chase man, oh. Tulak. Dokot, dokot. Ayan mo, umatras ako, tumitira ako. Medyo mabagal, di ba? Oh, yan. So, marami akong aral na natutunan doon. Kasama doon ang mas efficient na pagkuha ng posisyon. Medyo may mali doon sa pagposisyon ko at naapektuhan nito dahil doon sa injury ko. Saka yung chase mag ko, medyo nagtagal ako. 30 rounder lang yung aking baril. Kaya ganun. Ito naman ang aking mista. Si Colonel Glenn Aynera. Ranger na? SF pa. Ha? Mamangis yan. So, ilan lang kami sa members ng Philippine Military Academy Class of 1994 na sumasali sa ganitong shooting competition. Both pistol and rifle. Ayan. Ranger Glenn Aynera in action. Okay, nice. Mahabang magasin ni Glenn Aynera, ano? Walang chains mag, oh, tingnan mo. E, 32 rounds yan eh. Dukot. Alalala, ano nangyari? Naubusan ng bala. Yan ang sinasabi ko. Naubusan ng bala, di ba? So, hindi niya na-anticipate. O ito, si Edsel. Tingnan mo yung movement niya, no? Very efficient, no? Bilis, oh. Pass side. Forward. Oh, nag-jump. Kita nyo, kahit na magaling ka, kung mag-jump ang baril mo, apektado ka pa rin yung performance mo. Okay, oh, tingnan mo, nag-jump uli, oh. Oh. So, minsan, ma-frustrate ka dahil grabe ang skill level mo. Madali lang ang performance mo because of the ammunition. Okay, yung baril na hindi nalinisan, for example. Si JJ to, kiti-kiti mag-move, oh. Speedy thunders yan. Oh. Ayan, ilis ha. Speedy thunders. So, ayan, ang ginagawa ko dyan ay mind gaming. Okay, bago mag-salang. Ready? Kita nyo! Ah. Dalawang beses akong muntik. Mahirapan talaga ako sa balas kasi yung aking paa ay may injury, pati ang aking likod. Marami akong alibay. 1,001 alibays. Medyo okay pa rin ang aking performance dyan. So ayan, nakita ninyo paano sumali sa mga shooting competitions and ilan lamang yan sa highlights anong aking performance, no, sa ginanap na Presidential Security Group shooting competition na sinalihan ng mga kadete ng UPLB ROTC at ng Philippine Military Academy. Napakaganda ang shooting competitions dahil dadami ang iyong kaibigan dito. At importante sa lahat ay magkaroon tayo ng engagements, no, ng mga iba't ibang mga kaibigan natin, ng mga pinuno sa iba't ibang mga ahensya. At para sa amin sa militar ay napakahalaga ang aming mga network of contacts with different leaders para mas maging effective kami sa aming ginagawa sa Philippine Army.